Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Mapagpalang araw po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Adet. Isang dalagita na ipinanganak at lumaki sa isang maliit na nayon sa Bulacan. Sumulat po ako sa inyong programa para ibahagi ang kababalaghang hango sa tunay kong karanasan. Tahimik at payapa ang aming komunidad. Napapaligiran ito ng mga bundok at kagubatan na nagbibigay ng magandang tanawin ng kalikasan. Subalit sa likod ng tahimik na itsura ng aming nayon, may matagal ng kwento tungkol sa nilalang na sumusulpot sa tuwing madilim na ang gabi. Ito ang nilalang na tinatawag na aswang. Mga masasamang nilalang na kumakain ng tao kapag lumalalim na ang gabi. Simula pagkabata, pamilyar na sa amin ang mga kwentong ito. Lagi itong binabanggit ng aming mga magulang upang hindi kami lumabas ng bahay kapag gabi na. Ayon sa kanila, delikado raw ng mag-isa sa labas kapag madilim na dahil maaaring may nagbabantang panganib doon. Bagamat nakakatakot pakinggan para sa aming mga bata, mukhang mga katang-isip at pamahiin lamang ang mga kwento tungkol sa aswang. Sa aming payapa at tahimik na pamumuhay, wala namang nangyayaring kakaiba o misteryoso sa paligid. Tuwing umaga, makikita mo ang mga magsasaka na masayang naghahakot ng ani o nag-aalaga ng mga hayop. Kapag hapon, maglalaro kami ng mga kaibigan ko sa gitna ng mga palayan habang hinihintay ang paglubog ng araw. Kapag dumating naman ang gabi, ang buong pamilya ay magsasama-sama para sa hapunan bago matulog. Tahimik din ang mga gabi, maliban na lamang sa tunog ng mga kuliglig at ang malawak na kislap ng mga bituin sa langit. Walang anumang kakaiba o kakatuwang pangyayari na nangyayari sa aming bayan, kaya walang basihan para sa mga kwento ng aswang. Kami ay payapa at masaya sa simpleng pamumuhay. Isang Biyernes ng umaga, gaya ng karaniwan ay maaga akong nagising upang tumulong sa aking ina. Pagkalabas ko ng bahay patungo sa balon upang mag-igib ng tubig, bigla akong napatigil nang may mapansin akong kakaiba. May malaking itim na kung anong bagay sa gitna ng daan papunta sa balon. Unti-unti kong nilapitan yon at nang mag-adjust ang aking paningin sa nagbubukang liwayway na liwanag ng umaga, nakita ko kung ano yon. Isang bangkay ng kalabaw na hiwalay ang ulo, walang lamang loob at duguan. Napatigil ako sa takot at nanginginig na pakiramdam. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang gumawa nito? At bakit iniwang nakabiti ng ulo ng hayop sa gitna ng daanan? Kahit na gusto kong tumakbo palayo dahil sa takot, pilit kong pinanatili ang aking tapang. Unti-unti kong nilapitan ito at masusing sinuri. Walang pagdududa. Ito ay tunay na katawan at ulo ng kalabaw. Ang leeg nito ay tila brutal na hinugot pahiwalay sa katawan nito at iniwan itong naghihingalo hanggang sa tuluyan itong mamatay. Sa unang pagkakataon, naalala ko ang mga kwento ng aking mga magulang tungkol sa aswang. Subalit hindi pwedeng maging totoo ang mga yon. Marahil ito ay isang masamang biro lamang ng ilang batang nag-iiskandalo. Kinuha ko ang ulo ng kalabaw at inilagay sa gilid. Pagkatapos ay mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay.
Ngunit hindi ko matanggal sa aking isip ang tanawing yon. Ito ang unang beses at pagkakataon na nakakita ako ng hayop na nakatay na ganito at hindi ako mapakalis sa kaba at pag-aalala. Kinabukasan, walang nabanggit tungkol sa insidente yon. Patuloy ang lahat sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pero ramdam ko ang pagbabago sa hangin. May kakaibang katahimikan at panginginig na mararamdaman. Nakarinig ako ng ilang matatanda na nagbubulungan. May mga bata na namang natatakot ng lumabas ng bahay mag-isa. Ngunit walang gustong buksan at pag-usapan ng direkta kung ano ang nangyari. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti ko nang napapansin ang iba pang mga kakaibang bagay na nangyayari. Una, may mga alagang hayop gaya ng kalabaw, kambing o manok na bigla na lamang nawawala. Madalas ay natatagpuan na lamang ang kanilang mga bangkay na wala ng lamang loob ang tiyan na parabang kinain ng mabangis na hayop. Pangalawa, lagi na lang may mga ingay na naririnig sa gabi, tila mga ungol o daing ng isang nilalang. At ang panghuli, palagi nang may mga natatagpo ang tirintas ng laman o ulo na walang katawan na nakakalat sa bayan tuwing umaga. Ang mga ito ay parabang nag-iiwan ng marka o babala. Dahil dito, unti-unting kumakalat ang takot at agam-agam sa aming komunidad. Ngunit walang gustong magsalita ng direkta tungkol dito. Lahat ay patuloy sa pang-araw-araw na buhay na parabang walang nangyayari. Subalit alam kong may nagbabadyang panganib sa aming katahimikan. Isang gabi, hindi ko napigilan ng aking pagkabalisa. Kailangan kong malaman kung ano ang totoong nagaganap sa aming bayan. Lumabas ako ng bahay ng palihim at pumunta sa bahay ng aking matalik na kaibigan na si Pedro. Alam kong si Pedro lamang ang makakaintindi at tutulong sa akin. Bagamat pareho pa rin kaming mga kabataan, matalino at mapagmasid si Pedro. Alam kong maaari niya akong gabayan sa mga agam-agam ko. Nang ipaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa ulo ng kalabaw at ang mga misteryosong pangyayari simula noon, mabilis niyang naunawaan ang aking pagkabahala. May naalala pa siyang kwento na maaaring may kaugnayan dito. May naalala ko, Adet. Nung nakaraan taong kasi, narinig ko yung lolo ko kasama niya yung ibang matatanda. Nag-uusap sila tungkol sa isang matandang babae dito sa bayan natin. Sabi nila, aswang daw yung matandang babaeng yon. Wika ni Pedro. Napatigil ako sa sinabi niya. Aswang? Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Imposible. Tugon ko. Subalit sa aking puso, naramdaman kong tama ang kutob ni Pedro. Oo, sigurado ako sa narinig ko. At sa palagay ko, panahon na para alamin natin ang totoong nangyayari. Matapang na sabi ni Pedro. Kahit natatakot, napuno ako ng tapang sa mungkahi niya. Kailangan talaga naming malaman ang katotohanan. Kinabukasan, sekretong nagsimula kaming maghanap ng impormasyon kasama ko si Pedro. Una naming tinanong ang ilang matatandang residente na sa simula ay ayaw pang magsalita. Subalit dahan-dahang naikwento rin nila ang alam nilang kasaysayan. Ayon sa kanila, noong unang panahon daw ay may isang matandang babae na tumira sa aming bayan, si Lola Asyang. Mapagkumbaba at mabait siyang kausap, kaya welcome siya sa mga tao dito. Ngunit sa gabi daw pala, ay nagiging malupit na aswang ito. Sa paglipas ng panahon,
Nagsimulang magduda ang mga tao dahil lagi na lamang may mga alagang hayop na nawawala. Madalas ay natatagpuan na lamang ang bangkay nito na walang laman, na parabang kinain ng lamang loob. Hanggang isang araw, may isang bata sa bayan na nakakita kay Lola Asyang na lumilipad at umaatake sa isang kalabaw gamit ang kanyang malalaking pakpak. Doon nalaman ng lahat na aswang nga siya. Subalit natatakot silang harapin si Lola Asyang dahil napakalakas niya. Isang gabi, habang natutulog siya, pumasok ang ilang kalalakihan sa kanyang tirahan at sinunog ito. Bago tuluyang nasunog ang kanyang silong, nakatakas si Lola Asyang palayo papuntang kagubatan at hindi na muling nakita. Subalit buhay pa rin ang alamat niya bilang babala laban sa mga aswang. Mula noon, lagi nang may takot sa gabi ang mga tao. At ang mga pangyayaring ito, ang muling nagpukaw ng alaala tungkol kay Lola Asyang aswang. Kaya ang dapat nating gawin, hanapin ang dating tirahan ni Lola Asyang. Siguro doon pa rin nagtatago ang isang aswang. Masigasig na sabi ni Pedro pagkatapos naming marinig ang kwento. Natatakot man, napuno ako ng tapang sa mungkahi ni Pedro. Kinakailangan talaga naming gawin ito para sa kaligtasan ng aming bayan. Isang madilim na gabi, sekretong nagtungo kami ni Pedro patungo sa pinagtataguan noon ni Lola Asyang. Kasama din namin ang ilang matatapang na kalalakihan sa bayan para samahan kami. Matagal naming hinanap sa gitna ng mga damo at halamanan ang lumang silong kung nasaan siya dati nakatira. Hanggang sa makakita kami ng isang hukay sa lupa na tila pasukan ng tao. Puno man ng takot, desidido kaming malaman kung totoo ngang may aswang pa ring nagtatago dito. Isa-isang pumasok kami sa lupa, napapunta sa isang madilim na kuweba na ilalim ng lupa. May amoy na bulok na karne na umaalingasaw mula doon. At doon sa isang sulok, bigla naming nakita ang isang matandang babae. Maputla ang kanyang balat at matulis ang kanyang ngipin at mayroon siyang malalaking pakpak sa likod. Walang pagdududa, isa siyang aswang. Sa unang pagkakataon, haharapin ko na ang isang tunay na malupit at masamang nilalang. Sa sandaling makita niya kami, mabilis siyang kumalag na parang hayop at handang lumaban. Sandali kaming natulala sa sobrang takot at pangamba. Subalit naalala ko bigla ang lahat ng kasamaan na idinulot niya sa amin. At napuno ako ng lakas ng loob, kaya sumigaw ako ng dasal na natutunan ko kay Lola. Bigla itong napahinto na parang nasaktan sa aking mga salita. Ginamit namin iyon para rumaketa at atakihin siya gamit ang mga sulo at pamalo. Pinalo at sinunog namin siya hanggang sa hindi na makagalaw at mamatay sa sahig ng kuweba. Napakalakas ng kanyang huling daing bago tuluyang mawala ng buhay. Nang masigurong wala na siyang malay, mabilis kaming tumakbo palabas. Puno ng takot at pangamba sa nangyari. Pagkalipas noon, unti-unting bumalik ang dating tahimik at payapang pamumuhay sa aming bayan. Walang nagsasalita tungkol sa nangyari. Subalit ramdam ko pa rin ang tensyon at pangambang na iwan nito sa amin. Bagamat naligtas na kami sa aswang, may bagong takot na naman sa gabi ang lahat. Mas madalas na ngayon ang pagkakandado ng mga pinto at bintana. Mas mahigpit ang pagbabantay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ako man ay hindi na kasing tapang at masiglagaya noon. Lagi kong naaalala ang mukha ng aswang na yon. Ang kanyang mapupulang mata, malahayop na pagkalag at sigaw bago mamatay.
Palagi rin itong lumilitaw sa aking panaginip sa gabi sa tuwing natutulog ako. Subalit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang buhay. Sinikap kong itulak sa isip ang nangyari at magpakatatag. Pero hindi maikakaila na nag-iwan ito ng permanenteng marka sa akin at sa bayan. Naalala ko ang sinabi sa akin dati ng aking lola na sa mundong ito, may mga bagay na hindi kayang unawain o makita ng karaniwang tao. May mga nilalang na iba ang uri, kapangyarihan at pwersa na hindi natin nauunawaan. Responsibilidad natin na maging mapagmatsyag at protektahan ng isa't isa. Ngayon, sa tuwing papalubog na ang araw at darating ang dilim sa gabi, naaalala ko ang kwento ng aswang sa silong. Habang nag-iikot ang aking paningin sa payapang buhay sa paligid, nagagalak ako sa ligtas na pamumuhay ng aking pamilya at kaibigan. Patuloy kong iniingatan ang alaala na nangyari upang gabayan ako, subalit hindi hahayaang lamunin ng takot at agam-agam. Magiging aral ito sa akin upang maging mapagbantay sa anumang mga panganib na hindi agad nakikita ng mga mata. Isang umaga, pagising ko ay may kakaibang pakiramdam ako. May malaking gulo at sigawan sa labas ng aming bahay. Agad akong tumakbo palabas upang tignan kung anong nangyayari. Nakita ko ang aking ina at mga kapitbahay na nakatambay sa gitna ng daan. May isang bagay na nakasabit sa puno ng nyog sa tabi ng aming bahay. At nang lapitan ko ito, nagulat at nangilabot ako sa nakita. Isang ulo ng tao ang nakasabit doon. Kilala ko siya, si Mang Pepeng, ang balut vendor na madalas dumadaan sa amin tuwing umaga. Wala ng buhay ang katawan. Puno ng gasgas at sugat ang leeg na tila brutal na pinutol. Mabilis akong umatras sa takot at naduwal. Sino ang salarin? At bakit iniwan ang ulo ni Mang Pepeng sa harap ng bahay namin? Naisip kong baka ito ay isang babala o mensahe para sa amin. Dahil dito, muling bumalot ang pangamba at kaba sa aming baryo. Sinimulan ng lahat na mag-ingat at magbantay sa gabi. Iniwasan din ang paglapit sa kuweba kung saan natagpuan noon ang unang aswang. Subalit isang linggo ang lumipas, may isa na namang insidente. Isang gabi, may malakas na unos at kidlat na dumating. Kinabukasan, natagpuan ng isang bahay na nasunog at nagniningas pa. At nang pumasok ang mga tao, nakitang wala ng buhay ang mag-anak na nakatira doon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari o paano nasunog ang bahay. Pero isang bagay lang ang malinaw. Ang presensya ng masasamang puwersa ay muling nagbabadyang sumulpot sa tahimik na bayan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti na akong nakaka-move on sa nangyari. Bumalik na ulit ang dati kong sigla at masayang pakiramdam. Subalit isang araw, muli akong nabigla ng may bagong balita na kumalat sa bayan. May isa na namang residente ang nawawala, si Mang Cardo, isang magsasaka sa kabilang kanto. Ayon sa kanyang asawa, isang gabi ay hindi na umuwi si Mang Cardo pagkatapos magtrabaho sa bukid. Kinabukasan, napag-alaman na lamang nila na nawawala na siya. Nang ilang linggo nang hindi bumabalik si Mang Cardo, nagsimula nang mag-alala ang kanyang pamilya at ang buong bayan. Ano na naman kayang nangyari? Napuno ulit ako ng agam-agam. Hindi ko maiwasang isipin paanong nawala si Mang Cardo na parang bula.
at bakit walang nakakita o nakarinig man lang ng anumang mga sigaw o ingay ng gabi ng pagkawala niya. Masyado itong tahimik at misteryoso. Ipinagdasal ko na sana ay mabuti lang ang lagay ni Mang Cardo. Subalit sa aking puso, may kutob akong may masamang nangyari sa kanya. Naisip ko, paano kung may iba pang aswang na gumagala sa aming bayan? Kinabukasan, naikwento ko ang aking mga hinala kay Pedro. Mukhang tutol siya sa simula at ayaw paniwalaan. Dahil normal lang daw na may bigla na lamang mawawala minsan. Pero napansin ko ring may agam-agam din siya. At handa akong samahan kung nais kong alamin ang totoo. Kaya isang gabi, sekretong nagtungo ulit kami sa pinagtaguan ng unang aswang. Gusto naming tingnan kung may bakas pa ba ng iba pang nilalang doon. Nang makapasok kami sa kuweba, puno ito ng kalawang at mabahong amoy na bulok na karne. Sa isang sulok, may nakita kaming bagay na nagpahinto sa amin. Isang lagayan na puno ng laman at buto. Hindi maikakaila na ito ang labi ni Mang Cardo matapos siyang kainin ng halimaw. Napuno ako ng galit at paghihinagpis para sa kanya at sa kanyang pamilya. May iba pang nilalang na gumagala para pumatay ng tao. Kinakailangan naming tuluyan na itong tapusin. Mula noon, nagsimula kaming maghanda kasama ni Pedro. Pinag-aralan namin ang lahat ng alam naming kahinaan ng mga aswang. Sibat, abo, bawang at kampanilya upang maging handa sa susunod na pagtugis. Isang gabi, nakarinig kami ng malakas na hiyaw mula sa isang bahay malapit sa amin. Agad kaming tumakbo doon at nakita ang isang babae na nakahandusay sa sahig, puno ng sugat at dugo. Sa tabi niya ang mga labi ng kanyang asawa na parabang kinain ng hayop. At sa harapan nila, nakatayo ang aswang na may hawak pang piraso ng laman ng biktima nito. Agad naming sinalubong ng suntok at sibat ang halimaw hanggang sa napilitan itong tumakas. Ngunit hindi dito natatapos ang aming gawain. Kinabukasan, nagtungo kami ni Pedro sa bayan upang ipaalam sa lahat na may aswang pa rin gumagala. Sa simula'y ayaw maniwala ng iba. Ngunit nang malaman nila ang tungkol sa mag-asawang napatay kagabi, naalarma na rin sila. Nagsagawa kami ng pagpupulong kasama ang buong bayan. Mga matatanda, kabataan, kalalakihan at kababaihan. Pinag-usapan namin ang lahat ng nangyayari at nagplano kami ng hakbang. Magtutulungan kaming magbantay sa gabi at maghanap ng mga aswang sa bayan. Kailangan na naming kumilos ng sabay-sabay. Hindi na namin hahayaan pang maghasik pa ng takot at lagim ang mga nilalang na ito. Ibabalik namin ang dati naming payapang pamumuhay, anuman ang maging sakripisyo. Sa mga sumunod na gabi, pinaigting namin ang pagbabantay sa buong bayan. Naglagay kami ng mga kampanilya at kandila sa bawat bahay at dalawang kalalakihan ang laging nagbabantay sa labas ng bawat tahanan. Naglagay din kami ng mga bitag sa paligid ng bayan gamit ang mga buto ng baka at baboy upang mahikayat ang mga aswang. Gayun din ang regular naming sinisilip ang kuweba kung saan una naming nakita ang mga halimaw. Matapos ang ilang linggo na pag-aabang, isang gabi ay naramdaman naming may kakaiba. May mahinang tunog ng kampanilya na narinig mula sa isang bitag malapit sa kuweba. Agad kaming nagtungo doon at nakita ang dalawang aswang na nakagapos sa lambat ng bitag. Dali-dali kaming sumugod sa kanila. Ginamit namin ang mga sibat na may pako ng krus at nilantad ang mga ito sa liwanag ng buwan.
naputol ang kanilang mga pakpak at naglayab sila sa sakit hanggang sa tuluyan na silang nasunog at namatay. Kinabukasan ng umaga, dinala namin ng mga labi ng mga aswang sa gitna ng bayan. Ipinakita namin ito bilang patunay na tapos na ang pananakot nila sa amin. Muling nagdiwang ang lahat sa pagkakapuksa sa mga halimaw. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang aming gawain. Alam namin na maaaring may natitirang iba pang aswang na nagtatago sa kagubatan. Kaya't patuloy ang aming pagbabantay at pagsisiyasat. Sa mga sumunod na buwan, tuluyan na naming sinubukang linisin ang aming bayan sa mga natitirang nilalang. Sa tulong ng mga sinaunang ritual at dasal, unti-unting nawala na ang matinding kaba at pangamba tuwing gabi. Ngayon, mas maingat na kami sa pagpapapasok ng sinumang dayo o estranghero sa bayan. At patuloy ang pagsasanay namin sa paggamit ng mga kagamitan laban sa mga masasamang nilalang. Higit sa lahat, natutunan namin ang halaga ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsuporta at pagtutulungan. Kahit hamon o panganib man ay kayang lampasan. Muli na kaming nabubuhay ng tahimik at payapa ngayon. Naging matatag kami sa harap ng mga pagsubok at lalong tumibay ang samahan sa bayan. Bagamat hindi na kasing ligtas ang dating pakiramdam ko tuwing gabi, natutuhan ko na may mga bagay talaga sa mundong ito na hindi kayang unawain ng isang karaniwang tao. May misteryo at kaba sa dilim na hindi agad nakikita ng mga mata. Subalit sa halip na maging api o maging sanhi ng pangamba, dapat maging gabay ang mga kwentong ito upang maging mapagmatsyag at magpursige sa kabutihan. Higit sa lahat, responsibilidad nating alagaan at ipaglaban ng isa't isa mula sa anumang uri ng kadiliman, pisikal man o sa loob ng puso. Sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagkakaisa, mananaig ang liwanag. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sakaling maisama niyo po ito sa mga kwentong binabasa niyo sa inyong programa, ay lubos ko pong ipagpapasalamat. Ang inyong kaistorya, Adet. Maraming maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.